So what's up mga lods, welcome back again sa ating munting channel. Dahil ngayon ay may ibibigay naman ako na mga idea o counting technique lang, mga simpleng technique para paano natin mapabilis yung ating pag file ng Hollow Blocks. So bago ang lahat mga lods, kung ngayon lang kayo napadaan sa channel na ito, huwag sanang kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa channel na ito. So, ito mga lods yung na-seating na. At kung napapansin nyo, straight yung ating pagka-seating. So, ngayon, magbibigay ako ng mga kaunting idea. So, sa pag-file mga lods, unang-una ay dapat mayroon na tayong mga materialis. So, importante yan. So, una, mayroon tayong hollow blocks. So, ito yung hollow blocks na ginagamit namin. Yung sukat nito ay 4 inches lamang. Tapos ito yung ating mortar. So ratio naman namin dito mga lods ay sa isang supot ng simento ay 5 supot ng buhangin yung hinahalo namin para mas matibay yung ating seating. So kailangan din natin mag-prepare ng mga bakal, o kailangan natin meron ng bakal para dire-diretso na yung ating pagka seating ng hollow blocks. So dito mga lods, ito yung diskarte namin sa pag layout. So dahil ito mga lods yung parang naka overlap yung ating file ngayon nasa bandang gilid, so yung pinakamabilis na paraan yung ginagawa namin. So yan mga lods, naglagay kami ng pako dun sa baba at dun sa taas din na beam. Tapos yung ginawa namin, tinalian lang namin ng tansi. So kung nakikita nyo, diretso yan dun sa beam din sa taas, sa outside. Tapos dito din sa baba, sa outside din. So sa magkabilang kanto. So yung isang kanto mga lods ay papunta din dun sa kabila. Tapos yung guide natin na para sa ating hollow blocks na tansi din, doon na natin tinatali sa tansi na vertical na nilagay natin. So sa ganyan na paraan mga lods, mabilis lang tayo makapag-layout. Dahil mga lods, yung ating beam naman na nasa taas at sa ibaba ay level naman yan, bali tama yan sa hulog. Dahil siyempre hulog naman talaga yan. So straight na yan mga lods. So dito sa kabilang side naman mga lods, dito sa bandang kaliwa ko, ganun din, tapos na din i-layout. So mas maganda mga lods kung ganito lang yung area, hindi naman ganong malaki, is pagsabayin nyo na i-layout. At sa pag-seating ng hollow blocks, isabay nyo na din para sa ganong paraan mas mabilis yung ating pag-seating ng hollow blocks. Kung nakikita nyo, so straight talaga yung pag-seating ng ating hollow blocks. So yan mga lods. So ito yung guide natin sa kabilang side, yung may vertical na tansi. So dyan natin tinali yung ating guide. Ngayon mga lods, dito naman tayo sa pag asintada or pag seating. So nakikita nyo mga lods, yung sa seating natin ay nilagyan na namin lahat. Tapos yung ating bakal ay kailangan i-align natin bago natin lagyan ng seating. So nakikita nyo. So ganyan mga lods yung mas mabilis na paraan. Tapos pagtapos na natin lagyan ng mortar lahat o yung seating, so tsaka din natin lagyan ng hollow blocks para yung hollow blocks natin ay sabay-sabay din natin ilagay. Kasi pag lagay ka ng isa ng hollow blocks tapos lagay ka rin ng mortar, mas mabagal yun mga lods. So mas maganda yung lagay ka ng hollow blocks sa loob, pag tapos ka na maglagay ng seating lahat, tapos hollow blocks naman lahat, tapos yan pag na ano na yan na lagyan na yan lahat ng hollow blocks hanggang dun sa dulo, saka mo na din na lagyan ng mortar para sabay lahat. So sa ganyang paraan mga lods, mas mabilis yan kasi matagal na namin na experience yan mga lods. So sa pagmix naman mga lods ng ating mortar na ginagamit, so kailangan lang na sakto lang yung tubig mga lods.
So kung napapansin nyo, nakikita nyo yung ating seatings dyan, hindi siya parang matubig talaga. So sa ganyan mga lods, mas madali natin ma-seat yung ating hollow blocks. Dahil pag masyadong basa or matubig yung ating seating mga lods, paglagay pa lang natin ng hollow blocks, lulubog na yan. Kaya yung hollow blocks natin hindi magkapantay-pantay. So sa ganitong paraan mga lods, kaya ko nasabi na mas mabilis pag nilagyan natin ng lahat ng seatings. Eh kasi mga lods, once na pag nilagyan mo na lahat, so syempre mga ilang minuto yan pag mahaba yung seatingan mo. So yung una mo nilagyan na seatings, syempre mas matitigas na yun. So kailangan mo yung habulin na lagyan ng hollow blocks. So sa ganyang paraan mga lods, yung gumagawa, so mas mabilis yung kanilang galaw kasi hindi yan pwede na matigasan sila ng seating. Dahil yung hollow blocks, pag matigas na yung ating seatings na nilagay, hindi na yan kakapit sa seatings. So kailangan mo yan na habulin na hindi pa matuyo yung ating seating na nilagay. So yan yung pinakaiba mga lods, bakit naging mabilis yung ganitong pamaraan na pag seating ng hollow blocks. Pero nasa inyo pa rin yan mga lods, kasi yung iba-iba din yung nakasanayan nila. So masasabi ko lang ay pwede nyo din itong subukan na paraan mga lods, kasi malalaman nyo naman yan pag sinubukan nyo talaga. So hanggang dito na lang mga lods yung ating video ngayon. So maraming salamat sa inyong panonood. And pasensya na kayo mga lods, dahil puro lang tayo best over dito, kasi nakikita nyo naman nasa tabi tayo ng kalsada, kaya napakaingay dito kung magsalita. So yan mga lods, maraming salamat muli sa inyong panonood, and please subscribe sana kung nagustuhan nyo yung ating video, at sana ay may napulot man lang kayo kahit kunting idea sa video na ito. So maraming salamat and God bless po sa lahat. I'm